Saka ang bilis ng pangyari kasi may chance na mas kumalat siya. After the biopsy, nalaman namin na okay, thyroid cancer siya. At that time, hindi siya hypo. Hindi rin siya hyper. Very common yan sa mga 45 and below. Also sa mga babae. Okay, so nag-post nga si Miss Miles Ocampo ng interview niya regarding her condition. So nag-post din siya sa Instagram na na-operahan siya sa thyroid gland. Nagkaroon daw siya ng thyroid cancer. So for this video, alamin natin kung ano nga ba tong sakit niya and mag-react tayo dun sa interview niya regarding her health. Without further ado, let's start. Talaga tayo pwedeng magkaroon din. Kita niyo yung operasyon niya sa leg. Kita-kita naka-horizontal. Pandito yung operasyon niya kasi dyan nakalagay yung thyroid gland. So I think post-op na to, ibig sabihin tapos na siya operahan. Late last year ko po naramdaman yung parang lagi pong hapong-hapo. Tapos yung feeling na parang laging may nakasakal sa akin. Tapos hingalin po ako, nilalambig ako bigla, tapos or bigla akong naiinitan. Okay, so yung mga naramdaman niya, lahat ng yan typical po yan for thyroid problem. May sumasakal sa kanya sa leg kasi nagkakaroon siya ng pag-enlarge or paglaki ng thyroid gland niya. So, nagpaano po ako, mga blood test ganyan, and then it has something to do with my thyroid po. But at that time, hindi siya hypo. Hindi rin siya hyper. From the word na hypo, ibig sabihin mababa yung function ng thyroid gland. So, pag-usapan natin ano bang function ng thyroid gland. Ang thyroid gland nakalagay yan dito sa may gitnang parte ng leg natin. Ang primary function talaga niyan is for metabolism ng katawan. Kaya yung nagko-control kung paano natin gagamitin yung makinain natin. Kung paano siya kabilis mako-convert into energy. Siya rin nagko-control ng temperature ng katawan. Kung napapansin nyo, kapag nasa malamig tayong lugar, kunyari nasa may snow tayo, hindi tayo naninigas agad. Hindi agad tayo nagyayelo. Kasi nakokontrol ng katawan natin yung temperature na may maintain siya sa normal temperature. At the same time, kapag nasa mainit tayong lugar, kunyari, itok yung araw sa atin, hindi naman tayo agad nalulusaw, hindi agad tayo nanghihina, nanonormalize yung temperature. So, thyroid gland yung may reason nun. Also, thyroid gland din yung nagkocontrol ng BP natin tsaka heart rate. Kung dapat bang pataasin yung heart rate, ibig sabihin pabilisin yung tibok ng puso or pabagalin yung tibok ng puso. So, depende sa sitwasyon and kung anong ginagawa natin. At that time, hindi siya hypo. Hindi rin siya hyper. Kung hypo, ibig sabihin, mababa yung function ng thyroid gland mo. Babagal yung tibok ng puso mo. Ano mafe-feel ng katawan? Hahapuin ka. Yun yung nangyari kay Miles Ocampo. Punta naman tayo pag hyperthyroidism. Ang nangyari dito, hyperfunction naman, ibig sabihin, sobra-sobra mag-function yung thyroid gland mo. Tumataas yung heart rate. Tapos kahit nasa malamig na lugar sila, pinapawisan sila. Alright, pa-ultrasound natin. So, ultrasound, after that, biopsy na. Okay. So, yung sinasabi ni Ms. Miles Ocampo dito na ultrasound, isa yun sa mga initial test na gagawin sa inyo kung nakakaramdam kayo ng thyroid problem, kung meron kayo ng mga symptoms na yun or kung meron kayo nakakapa sa leg nyo. Ang ultrasound, of course, familiar naman tayo dyan. Yan yung ginagamit sa buntis para makita yung baby. Pero ngayong panahon, hindi na lang yan para sa baby. Nakikita na rin dyan yung heart, nakikita na rin dyan yung thyroid gland, nakikita na rin dyan kung may tubig sa baga, kahit yung itlog ng lalaki, pwede makita dyan kung kamusta yung itlog ng lalaki. So, marami siyang function. Meron pala akong napanood sa TikTok na nagjo-joke siya kasi bakit daw ultrasound yung tawag pero wala naman siya naririnig na sound. So, ganito kasi nangyayari dyan. So, sa ultrasound kasi, di ba, may mga hawak silang probe. Yun yung hawak ng mga doktor na tinatapat dun sa tiyan. So, sa probe na yun, naglalabas yun ng sound waves. Kaso lang, yung sound waves na yun, hindi siya maririnig ng tao, hindi kaya pakinggan ng human ear. Normally, wala talaga tayo naririnig. And then, kapag yung sound waves na yun tumama dun sa organ, magre-reflect back siya, papunta dun sa machine ng ultrasound, and then makita siya as image dun sa monitor. Same concept yan kapag nasa kuweba tayo, tas gusto natin sumigaw. Di ba, pag sumigaw tayo sa kuweba, may naririnig tayong nag-e-echo or nagba-bounce back yung sound. Ganun din yung nangyayari sa ultrasound. O ngayon, meron ka ng pagmamalaki sa inuman nyo o kaya sa family gathering nyo. Actually, ito, nag-post siya ng mga pictures sa Instagram niya. Ito yung ultrasound room. Kita natin dito yung ultrasound machine. Tapos, ayan, ito yung picture ng thyroid gland niya na ikita yun sa ultrasound. Tingin ko pa lang, yung malaki na. Ibig sabihin, abnormal yung sukat. Mas malaki kumpara sa normal. Ang laki, oh. Sa biopsy, again, lagi ko naman sinasabi sa inyo, kumukuha ng maliit na sample dun sa organ. Kukurot lang na maliit na maliit. May anesthesia naman yan, so mababawasan yung sakit. Pero masakit pa rin. Yung sample na yung titingnan sa ilalim ng microscope, titingnan ngayon ng mga ibang doktor kung cancer ba talaga o baka benign na bukol lang. Yung weight ko, ang iniisip ko na parang, anong nangyayari? Ginagawa ko naman yung part ko.
Tapos at that time, parang Sunday or Saturday. Ayan, so nabanggit ni Miss Miles Ocampo yung weight niya. Kung mapansin natin, talagang medyo nag-increase yung timbang niya sa physical appearance niya dito sa video. Medyo tumaba talaga siya. So, posible ba na dahil sa thyroid problem niya? Of course, dahil talaga yung sa thyroid problem niya. Sinabi ko sa inyo kanina na yung function ng thyroid gland para sa metabolism ng katawan. Kapag kumakain tayo, kung paano natin gagamitin yung energy na yun. Kadalasan sa mga pasyenteng may hyperthyroid, hindi ko nabanggit kanina, kapag sobra, kapag OA yung function ng thyroid gland nila, kahit malakas silang kumain, ang payat-payat nila tingnan, hindi sila nag-i-increase ng weight. Also, kapag hypothyroid naman, kahit nagda-diet sila, nag-exercise sila, ang bilis nila mag-increase ng timbang, mabilis sila tumaba. So, posible na ganun din yung nangyari kay Miss Miles. Sabi ko, ay, Doc, sandali lang po. Parang ganun siya kabilis. Okay, so, mabilisan talaga, no? After the biopsy, nalaman namin na, okay, thyroid cancer siya. Immediate talaga dapat yung decision namin kasi gusto natin mahuli at the very early stage ng cancer. Ayaw natin yan patagalin kasi kapag tumagal pa yan, may tendency na lumaki yung bukol and may tendency na kumalat sa ibang parte ng katawan. Okay, so pag-usapan natin tong naging sakit talaga ni Miss Miles Ocampo, yung papillary thyroid cancer. Very common yan sa mga 45 and below. Also sa mga babae. So sa edad ni Miss Miles, I think mid-20 years old siya and babae, talagang madali siyang tapuan. One of the risk factors talaga dito is kung meron kang radiation exposure. Other risk factors bukod sa radiation, of course, kung meron kayong family history ng cancer, kung ikaw ay naninigarilyo at umiinom ng alak, hindi yan mawawala. Okay, take ko lang tong opportunity na to kasi usapang radiation and marami nagtatanong sa akin tungkol sa radiation ng X-ray and CT scan. Ang pinakamalaking source ng radiation dito sa mundo is nanggagaling sa lupa tsaka sa langit. Alam nyo ba yan? So yan, majority ng radiation galing sa lupa, galing sa langit. Although, marami akong nai-receive na tanong na, Doc, kamusta po yung radiation ng X-ray ang CT scan? Yes po, merong radiation yan pero dapat titimbangin ng doktor kung ano ba yung mas beneficial sa inyo. Kung isasalang ba kayo ng paulit-ulit sa CT scan, isasalang ba kayo ng paulit-ulit sa X-ray or baka pwede naman na tingnan na lang yung mga dati nyong record. Again, mahirap din talaga na lagi tayo nagpapa-X-ray and CT scan. Pero mahirap din naman kung hindi na tayo na CT scan, hindi na tayo na X-ray and hindi na na-monitor na maayos yung sakit natin. Life-threatening pala itong nangyari sa iyo. Yes, Miss Reg. Tsaka ang bilis ng pangyayari kasi kung hindi ko siya naagapan, may chance na mas kumalat siya. Meron pa akong last procedure na gagawin. After that, maintenance na lang for life. Okay, yung sinasabi ni Miss Mars dito na maintenance for life kasi nga tinanggal na yung thyroid gland niya. So, may titake siyang gamot. Usually, levothyroxine yun na reseta yun ng mga doktor na dun yan na kukunin yung thyroid hormone niya. So, naman siyang thyroid gland, meron tayong iniinom, sinusupplement na thyroid hormone. Ang kaganda naman dito sa papillary thyroid cancer, yung dumapo kay Miss Miles Ocampo, yan yung pinakamagandang type of cancer. Bakit? Kasi sobrang taas ng survival rate niyan. Up to 90 plus 99% magsusurvive ka talaga basta matanggal yung bukol. Ang pinakapangit na type, wag naman sana magkakaroon, ito yung pinakaayaw natin, yung anaplastic thyroid cancer. Sa anaplastic, sobrang pangit nung itsura ng pasyente, hindi siya ganyan. Si Miss Miles, parang di nagkaroon ng cancer, di ba? Hindi siya ganyan yung itsura, sobrang payat, sobrang nangihina. Again, nalalaman natin yung type ng cancer sa biopsy. Okay, so dyan ko natatapusin ang video na to. Sana marami kayo natutunan. Kung nag-benefit ka dito, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.